Nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpatupad ng plastic ban sa buong bansa. Inihayag ito ng Pangulo sa isinagawang cabinet meeting noong Miyerkules sa Palasyo ng Malacañang ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Isaan niya ito sa nakikitang solusyon ng Pangulo para labanan ng climate change sa bansa. Connection with the climate change issue, hindi ko exactly alam kung single use or basta sinabi niya lang na inclined siya na iban. Gayunpaman, aminaduan niya ang Pangulo na hindi madali ang naturang hakbangin dahil kailangan pang maghain ng Kongreso ng batas na susuporta sa panukala bago ito mapatupad. Ikinatuwa naman ang Eco-Waste Coalition ng nais na panukalang ito ng Pangulo. Siyempre, magandang balita yan para sa mga environmentalists. Mm-hmm. At kami ay nakikisa siyempre kung yan ay mangyayari. Kasi since 2006, ay pinapanawagan na yan ng ilang ng Eco-Waste Coalition. Mm-hmm. At talaga namang lumalala yung konsumo at saka yung dami ng mga basura na mula sa plastic dito sa Pilipinas. Kaya tingin namin ay talagang maganda na ito ay sinusuportahan na ng panawagan mula sa Pangulo para yung mga legislatura ay suportahan din at gawin yung itong pagbaban na ito. Gayunpaman, alam-aniya nilang magiging matagal ang magiging proseso ng pagsasabatas ng panukala dahil kailangan pa itong pag-aralan ng Kongreso. Sana ay, siyempre, sa bahagi ng Eco-Waste Coalition, gusto namin mapabilis yan. Mm-hmm. Pero alam naman natin na sa legislatura ay talaga namang matagal yung ilang mga bagay dahil marami silang mga kino-consider. Mm-hmm. Kaya sa bahagi na ito, gusto namin syempre na pag-aralan nila at alamin lahat yung sektor para mapabilis. Sa kasalukuyan, may ilan ng panukala sa Senado ukol sa pagbabawal sa paggamit ng plastic. Mayroon ang Senate Bill No. 40 o Single-Use Plastics Regulation and Management Act of 2019 na inihay ni Senator Francis Pangilinan na tuluyang magbabawal sa paggamit ng single-use plastic containers. Kasabay nito, isinulong rin naman ni Senator Cynthia Villar ang Senate Bill No. 333 o ang Single-Use Plastic Product Regulation Act of 2019 kung saan layo naman ito na makabuo ng isang special fund for single-use plastic regulation. Samantala, sinuportahan din ni Senator Joel Villanueva ang kagustuhang ito ng Pangulo, lalo't mayroon ding panukala ang Senador na Senate Bill No. 156 o Beverage Container Disposal Act. Definitely, no. In fact, we filed yung SB 156, Senate Bill No. 156. Ito yung pag-dispose ng maayos ng ating mga kababayan ng kanilang mga recyclable materials, whether bottles ito or plastics, etc., plastic bottles, etc. In other countries kasi they are being rewarded, no? So ito yung gusto nating mangyari para ma-encourage lalo yung ating mga kababayan. With regard to a new measure that is being pursued in the Senate, we will wait for it and we'll find out kung ano yung nilalaman nito. And yung idea and the intention is already clear for me na we will definitely support it. Gayunpaman, giniit ni Villanueva na sakaling maipasa sa Kongreso at tuluyang magkaroon ng batas sa pagbaban sa plastic, kailangan pa rin maging matibay at maisaayos ang implementasyon nito. Ani Biko, Newslight.